Magandang umaga mga bata! Kamusta na ba kayo? Sana ay nasa ligtas at mabuti kayong kalagayan. Naririto ako muli upang talakayin ang ating magiging aralin sa araw na ito. Samahan ninyo ako sa ating talakayan upang magkaroon tayo ng panibagong kaalaman. Sa pagkatapos ng ating aralin, inaasahan na ang mga bata ay nasusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan. Naririto ang ilang mga paalala bago tayo magsimula sa ating talakayan. Una, i-click ang heart at like button para malaman ko kung kayo ay handa na. Pangalawa, huwag kalimutang i-type ang inyong pangalan at paaralan sa ating comment box upang mabilis makita ng inyong mga guro na kayo ay nakilahok sa ating talakayan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mayroon akong larawan na nais ipakita sa inyo. I-type sa comment box ang masasabi ninyo sa bawat larawan. Unang larawan, ano ang masasabi ninyo dito? Kilala nyo ba yung mga nasa larawan? O alam nyo ba kung saan natin sila napapanood? Maaaring i-type ang inyong sagot sa ating comment box. Magaling! Sila ay mga mamamahayag na naghahatid sa atin ng mga balita tungkol sa ating bansa at sa iba pang karatig bansa. Pangalawang mga larawan. Ano naman ang masasabi niyo dito? Kayo ba ay nakakakita rin ng mga ganitong pagkakataon? O nakikita niyo rin ba sila sa inyong mga kapaligiran? Maaaring i-type ang inyong sagot sa ating comment box. Tama! Sila ay nag-uusap-usap tungkol sa mga makabuluhang issue o kaganapan na kanilang napakinggan. Maaari din na nagpapahayag sila ng kanilang mga saloobin. Ngayon mga bata, tayo ay makikinig ng isang balita mula sa ating tagapamahayag na si Binibining Charmaine de Doroy. Mga bata, pakinggang mabuti ang nilalaman ng kanyang balita at isulat ang mahalagang detalye na inyong narinig. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining de Doroy mula sa Karuhatan Elementary School. Ngayon, sagutin natin ang mga katanungan ukol sa pagbabakuna sa mga bata mula edad 5 taon hanggang 11 taon. Bakit dapat mabakunahan ang aking anak? Ang mga bata ay maaaring makakuha ng COVID-19 at ikalat ito sa iba kung sila ay mahawaan. Kahit na wala silang mga sintomas, karamihan sa mga kaso ng COVID-19 sa mga bata ay hindi malala. Ngunit minsan, ang COVID-19 ay maaaring magdulot ng malubhang mga impeksyon na nangangailangan ng pagpapaospital. Ang mga bata ay maaari ding magkaroon ng mga pangmatagalang epekto mula sa virus na kilala bilang COVID. Bilang isang komunidad, mas maraming taong nabakunahan, mas magiging ligtas tayong lahat. Pangalawa, ligtas at epektibo ba ang bakuna sa bata? Ayon sa FDA, na ang bakuna ay walang mga malubhang alalahanin sa kaligtasan na natukoy sa mga klinikal na pag-aaral at higit sa 90% epektibo sa pagpigil sa sakit mula sa coronavirus sa mga bata. Ikatlo, pareho ba ang bakuna ng mga bata sa bakuna para sa 12 taong gulang pataas? Hindi. Ang bakuna sa Pfizer ay espesyal na ginawa para sa mga bata. Ang bakuna para sa mga bata ay ginawa sa parehong paraan, ngunit ito ay mas maliit na dosis. 10 micrograms para sa mga bata at 30 micrograms para sa mga kabataan o matanda. Ang lahat ay makakakuha ng 2 dosis na may 3 linggong pagitan. Ngayon nga alamin natin ang saloobin ng isang magulang tungkol sa pagbabakuna sa mga batang edad 5 taong gulang hanggang 11. Magandang umaga, ako po si Mrs. Lakak. Ang saloobin ko, para sa akin masasabi ko ang pagbabakuna para sa kabataan kontra COVID-19 ay nakapagbigay sa akin ng peace of mind. Bilang ako bakunado, alam ko maganda ang angarin ng gobyerno sa desisyong ito. Kasi kung mapapansin nyo, sa ngayon medyo wala nang pangamba natin kontra COVID-19. Dahil nga halos lahat bakunado na. At malaking bagay na maging ang mga kabataan
ay mabakunahan din, gaya ng may mga edad 16 pababa. Kasi nakakasigurado tayo ang kaligtasan nila ay maganda ang kalalabasa kasi tayo mga bakunadong mga matatanda ay okay naman. At ngayon, mas maganda dahil pag nakakalabas ako, nakakasama ko na yung mga anak ko sa pamamasyal, sa pagkain sa labas. Isang bagay yun na may peace of mind ako kontra COVID-19 tungkol sa bakuna. Yun ang akin sa loobin. Naririto ang ilang sa mga pahayag na narinig natin sa balita. Unang pahayag, ang mga bata ay maaaring makakuha ng COVID-19 at ikalat ito sa iba kung sila ay mahawaan kahit nawala silang mga sintomas. Ikalawang pahayag, ang bakuna ng Pfizer ay espesyal na ginawa para sa mga bata. Ano ang napansin ninyo sa bawat pahayag na ito? O ano ang nais iparating nito sa atin? Maaaring i-type ang inyong kasagutan sa ating comment box. Tama! Ito ay nagpapahayag na katotohanan. Ipagpatuloy natin ang pagsusuri sa mga pahayag. Ikatlong pahayag, para sa akin, masasabi ko ang pagbabakuna sa kabataan kontra COVID-19 ay nakapagbibigay sa akin ng peace of mind. Ikaapat na pahayag, alam ko na maganda ang hangarin ng gobyerno sa pagibigay sa mga bata ng bakuna. Ano naman ang napansin ninyo sa bawat pahayag na ito? Ano ang nais iparating ito sa atin? Muling i-type ang inyong kasagutan sa ating comment box. Mahusay! Ito ay nagpapahayag ng saloobin o tinatawag din nating mga opinyon. Upang lalo pang mapalalim ang inyong pag-unawa sa katotohanan at opinyon, pakinggan natin ang isang tula na may pamagat na Mark P. Dumago, Dangal ng Paaralang Lingunan, sulat ni Binibining Agnes L. Bico. Mark P. Dumago, Dangal ng Paaralang Lingunan ni Agnes L. Bico. Isang simpleng bata, noong nasa elementarya, pangkaraniwang mag-aaral, masasabi ko sa kanya, ika-anim na baitang ay natapos na may karangalan, subalit hindi siya ang batang nanguna sa lingunan. Ipinagpatuloy ang sekundarya roon sa Valmasay, paaralang inaasam-asam ng maraming mag-aaral. Dito sa lungsod ng Valenzuela inyong matatagpuan, mataas na kalidad ng edukasyon alay sa bayan. Kolehiyo ay itinuloy sa Universidad ng Santo Tomas at sa simula pa ay nagpakita na ng kakaibang gilas. Kursong parmasyutika natapos ng may karangalan, nagtapos ng magna cum laude sa naturang paaralan. Karaniwang layunin ng bawat mag-aaral ay makapasa, subalit ang manguna sa board exam ay sadyang kakaiba. Ngunit kanyang nagawa at kinaya, tunay na kahanga-hanga, hindi ba? Hindi na kontento sa unang kurso na kanyang kinuha, kaya napag-isipan na ituloy sa pagmemedisina. Ayon sa mga magulang, suporta nila ay maaasahan, dahil sa tingin nila ay kakayaning mapagtagumpayan. Magkahalong ka ba, normal na nadarama, sa araw na paglabas ng hinihintay na resulta, at batay sa resulta ay pangsyam siya, mula sa libong mag-aaral sa eksaminasyong kinuha. Dr. Mark P. Dumago, ikaw ay tunay na kahanga-hanga. Sa pakiwari ko'y magiging magaling na physician ka. Dahil sa mga pinagdaan ng mga karanasan na nagpapakita ng tunay na kahusayan. Mark P. Dumago. Napakinggan niyo bang mabuti ang ating tula, mga bata? Ating susuriin kung ano ang mga pahayag na nagpapakita
ng katotohanan at kung ano naman ang mga pahayag na may opinyon. Unang pahayag, batay sa resulta, siya ay pangsiyam sa mga kumuha ng eksaminasyon. Pangalawang pahayag, sa dalawang kurso ang natapos si Dr. Mark P. Dumago. Ang mga pahayag na ito, mga bata, ay nagpapakita ng tama, katotohanan. Katotohanan ang isang pahayag kapag ito ay naglalahad ng mga ideya o impormasyon na napatunayan na at tinanggap ng lahat na ito ay totoo. Hindi rin maaaring putulan kahit saan mang lugar at hindi rin ito magbabago. May mga panandang ginagamit sa pagpapahayag ng mga katotohanan. Ito ay makikita sa mga pangungusap na nagpapahayag ng katotohanan. Una, batay sa resulta. Pangalawa, pinatunayan ni. Pangatlo, mula kay. Pang-apat, sang-ayon sa. Pang-lima, tinutukoy ng. At pang-anim ay mababasa sa. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon mga bata ay ginagamit ang mga pahayag na ito o mga panandang ito sa pagsasabi ng katotohanan. Narito ang ilang mga halimbawa. Karapatan ng batang katulad mo ang mag-aral at matuto. Ang COVID-19 ay nagmula sa Wuhan. Ang mga pahayag na ito ay mga katotohanan, ngunit kung mapapansin natin, hindi ito ginagamitan ng mga pananda. Ipagpatuloy natin ang pagsusuri sa mga pahayag sa tula. Unang pahayag, sa pakiwari ko, siya ay magiging magaling na physician. Dalawang pahayag, sa tingin ko ay kakayanin niyang itong mapagtagumpayan. Ang mga pahayag naman na ito, mga bata, ay nagpapahayag na tama, opinyon. Opinyon ng isang pahayag kapag ito ay nasasabi ng isang pananaw ng isang tao. Isa rin itong paniniwala batay sa obserbasyon at eksperimento. May mga pananda din tayong ginagamit sa pagpapahayag ng opinyon. Una, sa aking palagay. Pangalawa, sa tingin ko. Pangatlo, para sa akin. At pang-apat, kung ako ang tatanungin. Ngunit hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay gumagamit tayo ng mga pahayag na ito. Naririto ang mga halimbawa. Mayayaman lamang ang natututo at nakapagtatapos ng pag-aaral sa bansa. Ikalawang pahayag, maaaring hindi nagkakaunawaan ang mga tao dahil sadyang ayaw nila. Ang mga pahayag na ito, mga bata, ay mga opinyon. Ngunit mapapansin ninyo na hindi din sila ginagamitan ng mga pananda na nabanggit natin kanina. Ayan, mga bata, nalaman na natin ang kahulugan at kung paano natin matutukoy kung isang pahayag ay katotohanan o opinyon. Magkakaroon tayo ng isang gawain. Tutukuyin nyo lamang kung ang isang pahayag ay katotohanan ba o opinyon. Maaaring i-type ang inyong kasagutan sa ating comment box. Handa na ba kayo? Unang pahayag. Ay sa pamahalaan, malaki ang ibinagsak ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa COVID-19. Ito kaya ay isang katotohanan o opinyon? Maaaring i-type ang inyong sagot sa ating comment box. Tama! Ito ay isang katotohanan. Gumamit din tayo ng pananda na ayon sa. Ikalawang pahayag. Para sa akin, dapat alamin ng mga guro ang dahilan kung bakit ang isang mag-aaral ay hindi nakapapasok sa paaralan. Ito ba ay nagpapahayag ng katotohanan o opinyon? Maaaring i-type ang inyong sagot sa comment box. Magaling! Ito ay isang opinyon. Gumamit din tayo ng panandana para sa akin. Ikatlong pahayag. Ayon
Sa pag-aaral, ang suob ay paglanghap ng usok mula sa mainit na tubig na may asin, lemon, luya at oregano na nakatutulong magpaluwag ng paghinga. I-type sa comment box kung ito ay katotohanan o opinyon. Mahusay mga bata, ito ay isang katotohanan. Gumamit din tayo ng panandana ayon sa pag-aaral. Ika-apat na pahayag. Pinatunayan ng estatistiko na apektado ng COVID-19 ang buong mundo. Ito ba ay isang katotohanan o opinyon? Muling i-type ang inyong sagot sa ating comment box. Magaling! Ito ay isang katotohanan. Gumamit din tayo ng panandana, pinatutunayan ng estatistiko. Ikalimang pahayag. Sa tingin ko, katungkulan ng mga bata na tumulong sa pagtatanim ng palay sa bukid upang sila ay mabuhay. Ito ba ay isang opinyon o katotohanan? I-type nga ang inyong sagot sa ating comment box. Tama! Ito ay isang opinyon. Gumamit din tayo ng panandana sa tingin ko. Mahusay mga bata at naunawaan ninyo ang ating aralin. Tatandaan lamang na katotohanan ng isang pahayag kapag ito ay naglalahad ng ideya o impormasyon na napatunayan na at tinanggap na ng lahat na ito ay totoo. Hindi rin ito maaaring tutulan kahit saan mang lugar at hindi rin ito magbabago. At opinyon ng isang pahayag kapag ito ay nagsasabi ng pananaw ng isang tao, isa rin itong paniniwala batay sa obserbasyon at eksperimento. May mga pananda rin tayong ginagamit para sa malaman natin ng maayos kung ano ang katotohanan at opinyon. Ngunit kagaya ng sinabi ko kanina, hindi sa lahat ng pagkakataon ito ay ginagamit. Kailangan lamang ay unawain nating mabuti ang mga pahayag na ating binabasa. At para naman sa ating huling gawain, suriin ang mga pangungusap. Pangkatin ito sa dalawang grupo. Itapat ang pangungusap na nagsasaad ng katotohanan sa hanay na nakalaan para dito at itapat ang pangungusap na nagpapahayag ng opinyon para naman sa hanay nito. Handa na ba kayo? Narito ang mga pangungusap. Unang pangungusap, ang Pilipinas ay kabilang sa rehiyong Timog Silangang Asya. Ito ba ay sa hanay ng katotohanan o opinyon? Tama! Ito ay sa hanay ng katotohanan. Ikalawang pangungusap, kung ako ang tatanungin, mas ligtas ang mamuhay sa mga lugar na malayo sa lungsod. Ang pahayag ba na ito ay katotohanan o opinyon? Magaling! Ito ay isang opinyon. Ikatlong pangungusap. Ang isang bansa ay may kinikilalang pinuno o leader. Ito ba ay nagpapahayag ng katotohanan o opinyon? Mahusay! Ito ay isang katotohanan. Ikaapat na pangungusap. Kahit ang Amerika ay hindi pinaligtas ng COVID-19. Sa anong hanay ito nabibilang? Katotohanan o opinyon? Tama! Ito ay nakahanay sa katotohanan. Ikalimang pangungusap. Ang Pilipinas na yata ang may pinakamataas na bilang ng COVID-19 sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ito ba ay isang katotohanan o opinyon? Mahusay! Ito ay nagpapahayag ng opinyon.
Kahanga-hanga, mga bata, ang inyong pinakitang kahusayan. Nasagot ninyo ang lahat ng ating mga katanungan sa pagsasanay sa araw na ito. Lubos ninyong naunawaan ang katotohanan at opinyon. Para naman sa inyong karagdagang gawain, magsaliksik ng katotohanang nasa likod ng sakit na COVID-19 at magbigay ng opinyon tungkol sa sakit na ito. Isulat ang sagot sa isang buong papel at ito ay ipapasa sa inyong mga guro sa Filipino at gagamitin sa inyong talakayan. Sa pagkakataong ito ay ating bibigyang kasagutan ang ilan sa mga katanungan mula sa mga komento ng ating mga mag-aaral. Unang katanungan, bakit po kailangang maunawaan kung ang isang pahayag ay katotohanan o opinyon? Isang magandang katanungan, bakit nga ba natin kailangan itong maunawaan? Kailangan natin maunawaan kung ang isang pahayag ay katotohanan at opinyon upang hindi tayo madaya ng mga maling impormasyon na kumakalat o tinatawag din nating fake news. At upang maipahayag natin ng wasto ang ating mga ideya o pananaw. Maraming salamat sa iyong katanungan. Ang ilang mga karagdagang katanungan ay bibigyan linaw naman ng inyong mga guro sa Filipino matapos ang Valenzuela Live. Pagbati sa inyong mga bata dahil kayo ay aktibong nakilahok sa mga gawain natin ngayong araw. Sana'y marami kayong natutuhan at naging makabuluhan ng araw na ito. Maraming salamat mga bata at hanggang sa muli.